Yan naman po ang live na kuha mula sa Quezon Memorial Circle para sa New Year countdown ng Quezon City. Magkakaroon ng concert at fireworks display sa kauna-unahan mula nang magsimula ang pandemya. Ayon sa pamunuan ng Quezon Memorial Circle, mga fully vaccinated lamang ang pwedeng pumunta roon. Itataas sa Alert Level 3 ang Metro Manila simula January 3 hanggang January 15, 2022. Ayon sa Malacanang, mataas ang tsansa ng local transmission ng Omicron variant sa bansa. Iniulat ng Department of Health na 3 local cases ng Omicron variant ang na-detect sa 48 samples na sumailalim sa genome sequencing ngayong araw. Patuloy daw ang imbestigasyon kung magkakaugnay ang mga kaso bago may turing na may local transmission ng Omicron sa bansa. Sa ilalim ng Alert Level 3, bawal na ulit ang face-to-face classes, contact sports, mga perya at casino. Lilimitahan naman ang kapasidad na papayagan sa mga sinehan, dine-in services, religious gatherings, social events, meetings, conferences at exhibitions, at tourist attractions. Papayagan namang lumabas ang mga menor de edad at vulnerable populations gaya ng mga senior citizen at buntis. 2,961 ang COVID-19 cases ngayong araw mula 1,623 kahapon. Pinakamataas yan sa nakalipas na 60 araw. Pumalo naman sa 14,233 ang mga aktibong kaso. 481 ang nadagdag sa mga gumaling habang 132 ang bagong COVID deaths. Paniwala ng Department of Health at Okta Research, may kinalaman na sa Omicron variant ang bilis ng pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso. May report si Leigh Alves. Naaalarma ang Department of Health sa palaki ng palaking bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa sa pagtatapos ng 2021. Mismong si Health Secretary Francisco Duque sinabing malamang Omicron variant na raw ang nagtutulak nito. I-assume na natin na dahil sumipa ng doble isang araw ang kaso, malamang Omicron na rin yan. Pabilis ng pabilis ang pagdami ng mga kaso sa Metro Manila ayon sa Okta Research. Umakyat pa sa 2.19 ang reproduction numbers NCR. Pinakamataas daw simula July 2020. Ibig sabihin, ang isang may COVID nakakapanghawa ng dalawa pa. Sa lungsod nga raw ng Maynila, nasa 4 na ang reproduction number. Ang isa, nasa 4 ang nahahawa. Kahapon umabot sa 14% ang daily positivity rate o yung mga nagpo-positibo sa mga tinetest sa NCR. It is exponentially increasing. So it's increasing at a very fast rate, something which we haven't seen. I mean, we may have seen it only during the early part of the pandemic. Sa ganitong bilis, malamang daw na pumalo sa 3,500 to 4,000 ang mga bagong kaso nationwide bukas January 1, 3,000 dyan dito sa Metro Manila, at hanggang 10,000 new cases nationwide pagdating ng unang linggo ng Enero, hanggang 8,000 dito ay sa Metro Manila. Posible raw bumagal pagtapos ng holiday season, pero malamang daw na magpatuloy ang pagtaas ng mga kaso. Mga projections, again, those are worst case scenario siguro. I mean, it's not a guarantee na it will happen. We hope na the cases will be controlled very soon. Bagamat may pagtaas sa COVID hospital admissions sa NCR, very low risk pa raw ito ayon sa Okta. Sa Lung Center of the Philippines na designated COVID-19 hospital para sa severe and critical cases, hindi pa raw tumataas ang mga kaso. Kahapon, 7 COVID patients ang nakakonfine doon. 13% lang ito ng kanilang COVID beds capacity. Panawagan ng DOH, paigtingin ang pagsunod sa minimum public health standards. Kahit na bakunado ka kumpleto, no? Ay, iba nga, kahit na may booster shot, ang daming reports ngayon na nakakahawaan pa rin at nakakapanghawa pa rin. Ano? So ang susi dyan, yung kahinaan doon ng bakuna sa paghinto ng hawaan, malakas doon ang minimum public health standards. Maging ang Malacanang, nababahala rin. Partikular na inaalala ang aspeto ng budget. Sa 5 trillion pesos na pondo ng gobyerno para sa 2022 na naisabatas kahapon, 107 billion pesos ang para sa COVID response. Pero 20 billion lang ang agarang magagamit pagpasok ng 2022. Kasi noon pong binalangkas itong budget na to, wala pang variant pa Omicron.
Sa unang tatlong buwan pa lang ng 2022, 7.9 billion pesos ang nakalaan para sa RT-PCR test kits, 2.8 billion pesos para sa mga bakuna, at 9 billion pesos para sa allowance ng medical frontliners. Wala pa riyan ang mga ayuda at ang mawawalang pera kapag nagkaroon na naman ng mga lockdown. Let's not wait na lumobo pa yan sa inyong mga area, dahil kami po sa IATF will not also hesitate to increase the alert level sa mga provinces or highly urbanized cities. Lee Alvis, GMA News. Mula noong December 21 hanggang ngayong bisperas ng bagong taon, nasa 30 na ang kaso ng naputukan sa buong bansa. Umaasa ang Department of Health o DOH na hindi na yan madadagdagan pa. Pero kung sakali, nakahanda naman daw ang mga ospital. May report si Ian Cruz. Lagaring pamputol ng buto, mga barena, pliers, at kung ano-ano pang mga nakakatakot na kasangkapan. Ito ang nagsilbing babala ni Health Secretary Francisco Duque III para sa mga masasabugan ng paputok. Ang apela niya sa publiko, iwasan na ang pagpapaputok. Wala po tayong kaduda-duda na kakayanin po nila ang mga kasong ito. Kung sakasakaling tumaas man ito, ay yun naman, pinaghahandaan din nila ang posibleng maraming disgrasya. Ang emergency room kung saan gagamutin ang naputukan, katapat lang halos ng triage para sa COVID patient. Pagpasok ng naputukan, gagamutin na agad ito at huli na ang proseso ng pagkuha ng mga impormasyon. Dumudugo na yung yung kamay. Hindi mo na makontrol, iko-control mo na lahat ng iko-control, pati pagdugo, treatment and everything, saka palang kukunan ng kanilang mga data. Ngayong bisperas ng bagong taon, nasa 30 ang kaso ng naputukan sa buong bansa nang simula ng monitoring noong December 21. 4 naman ang naitala sa Metro Manila at 3 sa kanila ang naputukan ng mga legal na paputok. Nakikitaan ho talaga natin na kay legal o illegal man yan, ay nagkakos ng injury. So maganda nga po talaga na sana maban na yan, but of course pagdiskusyonan po ng ating mga higher authorities. Binisita rin Duque ang Tondo Medical Center na handa na rin sa pagsalubong ng bagong taon. Bukas pa inaasahan ang pagbisita ni Duque sa East Avenue Medical Center na gaya ng Jose Reyes Memorial Medical Center ay wala pang naitalang kaso ng naputukan. Gamit ang buto ng manok, ipinakita ni Dr. Alfonso Nunez III ang pagputol ng buto kapag malubhang napinsala ng paputok. This year ay yung restrictions natin ay mas mababa, so baka ito ay samantalahin ng ating mga kababayan. Sa East Avenue Medical Center, bagamat nag-set up kami dito sa areyang ito, meron kaming contingency plan just in case na dumagsa yung mga naputukan. Ian Cruz, GMA News. Bistado ang mga itinatago at ibinebentang iligal na paputok sa Kalamba, Laguna. Target daw ng Kalamba Police ang zero incident ng firecracker-related injuries, kaya puspusan ang kanilang mga operasyon. May exclusive report si John Consulta. Pagdating ng mga polis sa areyang ito sa Kalamba, Laguna, dire-direkto sila sa umano'y pinagtataguan ng mga illegal na paputok. Agad bumungad ang iba't ibang ipinagbabawal na paputok tulad ng piccolo na ibang iba na ang itsura ng packaging. Ang kahon ng juice naman na ito, nang buksan, whistle bombang laman. Kumpiskado rin ang nakitang plapla, 5-star at bawang na formang candy. Nagsimula ito sa isang intelligence report na meron tayong naiulat na mga illegal na paputok na posibleng ibenta. Nung ma-validate namin na totoo, agad tayo nagsagawa ng operasyon laban dito para makumpiska itong mga pinagbabawal na paputok at hindi ito mapasakamay ng mga Kalambenyo at makaiwas sila sa disgrasya. Sa pag-iikot ng Kalamba Police sa palengke, bistado ang mga nakatagong bawal na paputok na nasa ilalim ng mga pailaw. Kinumpiska rin ang paputok ng pop-up na kasama sa pinagbabawal dahil sa peligrong dala sa mga bata. Ang mga sinamsam na paputok, pagsasama-samahin kasama ng iba pang nakumpiska sa probinsya ng Laguna. Iniiwas natin sila sa mga insidente. So ang commitment ng Kalamba Police ay magkaroon ng zero incident, particular sa firecracker-related incident at indiscriminate firing. John Consulta, GMA News.
Maagang naubos ang mga paputok at pailaw sa mga tindahan sa Bukawi, Bulacan. Tinatangkilik pa rin ang mga ito ng mga last-minute shopper kahit mahigit doble na ang presyo. Tulad ng kwitis na 1,500 pesos na mula sa dating 700 pesos. Oportunidad naman ito sa ilang naglalako ng paputok dahil sa kanila bumibili ang mga naubusan. Sabi ng ilang nagtitinda, kakaunti lang ang supply ng mga paputok ngayong taon. Kinulang daw kasi sa materyales. Sa gitna ng pagla-last-minute shopping ng ilan nating kababayan, dalawang grocery store sa Parañaque City ang sinita ng Department of Trade and Industry. Lumampas kasi sa 5 sentimo hanggang piso ang suggested retail price o SRP ng ilan nilang produkto. Nang masita, ibinilik din agad ang presyo sa SRP. Walang parusa sa mga lalabag sa SRP sa medianoche items, kaya idinaan na lamang ito sa pakiusap sa pagitan ng DTI at ng mga manufacturer. Sa Divisoria sa Maynila, nagmahal naman ng hanggang 80 pesos ang mga bilog na prutas. Pero kinahaponan, may ilang nagbagsak na ng presyo, maubos lang ang mga paninda. Marami naman ang nagulat sa pagtaas ng presyo ng lechon sa La Loma sa Quezon City. 8,000 hanggang 18,000 pesos ang isang buo, depende sa laki. Paliwanag ng ilang nagtitinda, tinamaan ng bagyong Odette ang mga supplier. Kapansin-pansing may mga naglilitsyon na walang mask. May mga customer ding nakababa ang mask, pero nagsusorry sila at sinusuot ulit ang kanilang mask kapag sinisita. Bispiras na ng bagong taon, pero marami pa rin ang dumagsa sa ilang bus terminal, pantalan at paliparan ng mga pasaherong naghahabol sa medianoche sa kanilang mga probinsya. Sa NAIA Terminal 3, naging mahaba ang pila sa departure area, pati na rin sa bandang counter at check-in area. May mga pasahero rin na doon na natulog bago ang kanilang flight. Dagsa rin ang mga last-minute passengers sa isang bus terminal sa Caloocan. Ganyan din ang sitwasyon sa isang bus terminal sa Quezon City. May ilang pang sinama pa ang mga bata sa kanilang biyahe. Sa Manila North Harbor Port, mahaba rin ang pila ng mga pasahero kahit walang katiyakan kung kailan sila makakabiyahe. Karamihan sa kanila ay uuwi naman sa Visayas. May mensahe ang ilang presidential aspirants sa pagsalubong sa 2022. Hiling nila para sa bagong taon, huwag mawala ng pag-asa sa kabila ng mga nagdaang bagyo at sakuna. May report si Sandra Aguinaldo. Habang nasa Sarangani Province, nag-Facebook Live si Senator Manny Pacquiao habang namamalengke ng mga iluluto raw na kanyang pamilya sa bagong taon. Mensahe naman niya sa mga Pilipino, huwag daw mawala ng pag-asa dahil makakaahon tayo sa kabila ng mga bagyo at sakuna. Nag-Facebook Live din si Representative Lito Atienza kung saan tinalaki niya ang pagsusulong ng ilan sa population control para raw gumanda ang buhay ng mga Pilipino. Sabi ni Atienza, hindi naman daw bilang ng tao ang sanhi ng kahirapan kundi ang katiwalian sa gobyerno. Nag-share sa social media si dating Senator Bongbong Marcos ng mga litrato ng pagbisita niya sa mga lugar na apektado ng bagyong Odette. Nanawagan naman si Mayor Sara Duterte para sa pagtiyak na mapayapa ang bansa at pagsisilbi sa mga nangangailangan. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang programa para sa muling pagbubukas ng bagong renovate na Manila Zoological and Botanical Garden. Bisita sa seremonya ang mga manggagawa na tumulong sa renovation at kanilang mga pamilya. Naroon din ang kanyang running mate na si Dr. Willie Ong. Ngayong umaga, ininspeksyon ni Moreno kasama sina Health Secretary Francisco Duque at IATF Chief Implementer Carlito Galvez Jr. ang COVID-19 Field Hospital para ipagamit sa mga OFWs na nagpositibo sa COVID-19. Nagtungo naman si Dr. Willie Ong sa COVID-19 Field Hospital para alamin ang sitwasyon ng COVID cases doon. Sa isa namang tweet, sinabi ni Senador Panfilo Lacson na muli siyang nababahala sa problema sa kalusugan at ekonomiya. Isa raw sa pwedeng gawin ay kasuhan ang babaeng umano'y nakalusot sa pag-quarantine at sinasabing nakapag-party pa. Mensahe naman ni Senate President Tito Soto, alalahanin daw ang mga mahal sa buhay na pumanaw sa gitna ng pandemya at sakuna. At ang mga nabiyayaan daw ng buhay, sana ay makita ito bilang biyaya at oportunidad na maging mas mabuti, mapagmalasakit at mapangunawa sa iba.
Ang mensahe naman ni Vice President Lenny Robredo, ang bagong taon ay panahon ng bagong pag-asa, pagkakataon at lakas para harapin ang bukas. Panahon din daw ito ng pagbabalik-tanaw sa nakaraan at sa aral na hatid nito. Na anumang pagsubok ang kaharapin, makakaraos dahil sa pagtutulungan at pakikiisa. Si Senador Kiko Pangilinan, nagbahagi ng mga litrato ng mga sako ng bigas na donasyon sa Cebu. Tuloy daw ang bayanihan at hinimok ang publiko na samahan ang mga nasalanta ng bagyo sa kanilang pag-ahon. Sandra Aguinaldo, GMA News. Isang engineer ang may kakaibang misyon, ang pagkukumpuni ng mga antigong relo. Kahit tila nalipasan ng panahon, ang mga makalumang orasan nag-uugnay sa nagmamay-ari nito sa kanyang mahalagang nakaraan. Yan ang kukwento ni Oscar Oida. Ang oras di lang mahalaga kundi sentimental din sa marami. Sa pagsalubong sa bagong taon, relo ang tinitignan para bilangin ang huling segundo ng lilipas na taon. Sa ganitong mga dahilan, lalong minamahal ni Belio Belisario ang pagkukumpuni ng mga antigong orasan. Mga bihirang clock, 18th century na clock, 19th century, hanggang modern clocks. Yan po ang line ng business namin. Sining kung ituturing niya ang mga natatanging disenyo at mekanismo ng mga antigong relo. Kahit na 50 years, 100 years na yung clock, nasisira siya. Pag pinayos mo, repairable pa rin, under pa rin siya. Kaya minamana yun eh. Minanapan niya ang negosyo sa kanyang ama. Sa kanyang simpleng workshop sa Rodriguez Rizal, muling nabibigyang buhay ang mga relong nagtaglay ng mga alaalang maipapasa sa susunod na henerasyon. Tulad ng kanyang pagmamahal sa trabaho na unti-unti na rin niyang ipinapasa sa kanyang anak na si Heber. Ang una-unang hinawakan niya, paano mo i-manage yung business na to. Nakakaintindi na rin siyang gawa ng relo kasi nakikita niya paano ginagawa, ano yung mga troubleshooting. Sa loob ng 30 taon, lahat na ata ng hugis at sukat ng orasan, nasubukan na niyang gawin. Patulad nga nung ginawa namin na tower clock sa UST, binaklas namin sa harapan nila yun eh. Kala nga nila, hindi na may kakabit yun dahil ang dami, baklaso eh. So nung naikabit na yun, ayaw, manda na hanggang ngayon, maandar siya. Ginagamit niya ang pagiging isang licensed engineer para mapagbuti ang trabaho. Ang resulta, mga kliyenteng nananatiling suki, lumipas man ang maraming taon. Dahil yung memory ng father nila o mother nila, pag nagawa mo na yun, tuntua sila parang yung mahal nila sa buhay, parang kasama rin nila. Oscar Oida, GMA News. Sa kabila raw ng mga nararanasang hirap, may pag-asa pa rin sasalubungin ng ilang taga-Siargao Island ang bagong taon. Sa bayan ng Del Carmen, ilang residente ang naabutan ng GMA News na nag-aagawan sa mga tinapay. Pinakyaw daw ng isang nagmamagandang loob ang mga tinda, saka ipinamigay sa mga residente para may maihain sa medianoche. Malaking tulong din ito sa nagtitinda ng tinapay na ngayon lamang daw nakakabawi matapos limasin ng bagyo ang mga paninda niya. Sa bayan naman ng Santa Monica, imbis na handa sa New Year, pagkukumpuni ng bahay na sinira ng bagyo ang inaatupag ng ilang residente. Marami sa mga taga roon ang nananawagan ng karagdagang tulong. Tuloy rin ang pagsalubong sa bagong taon ng mga taga Dinagat Islands. Ang handa nila, mga alaga nilang manok at baboy. Pare-pareho ang kanilang New Year's wish ang matulungan silang makabangong muli. Simula ngayong hating gabi, magpapatupad ng rollback ang Phoenix LPG Philippines. 2 pesos and 55 centavos ang tapyas sa kada kilo ng kanilang LPG o liquefied petroleum gas. 1 peso and 40 centavos naman ang bawas sa kada litro ng auto LPG. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya. Isama ang tagumpay laban sa pandemya at pananalasa ng Typhoon Odette sa mga bagay na dapat pahalagahan sa pagpasok ng 2022. Yan ang mensahe ni Pangulong Duterte sa pagdiriwang ng bagong taon. Aniya, marami raw tayong pinagdaan ng mga pagsubok, pero dahil sa ating katatagan at diwa ng bayanihan, tayo ay nanaig at lalo pang lumakas. Ang dedikasyon na tapang ng mga Pinoy, lalo na ng mga frontliner,
mga uniformed service, civilian personnel at volunteer ay nagpapakita sa malalaking bagay na maaabot kung magtutulungan. Nawa ay maging inspirasyon daw ang bagong taon para sa mga bagong simula. Sa mga nagbabalak mag-unwind bago sumabak uli sa mga hamon ng 2022, hindi mauubusan ng Metro Manila ng mga lugar na pwedeng pasyalan ng pamilya. Kung adventure at nature tripping naman, perfect ang isang resort sa Bulacan. Kung saan yan, alamin sa report ni Von Aquino. Plano mo bang mamasyal ngayong New Year's weekend? Sa resort na ito sa San Rafael, Bulacan, mapapasana all ka sa dami ng recreational activities na pwedeng gawin kasama ang pamilya. Magpalamig sa Instagrammable na swimming falls at infinity pools. At magkayak sa Angat River. Masaya naman, bucket list. Para may iba naman out of the norm water activities with the family. Kung thrill seeker ka naman, pwedeng subukan ang river swing, monkey bridge at floating pool na nasa Angat River din. Kung gusto mo naman na medyo maibang yung experience dito sa resort, ay pwede mong itry itong ATV. Sa halagang 400 pesos ay pwede ka nang mag-enjoy sa loob ng 30 minutes. Para sa gustong mag-overnight stay, pwede ring mag-glamorous camping o glamping. Ang pamilya Vernes dito na sasalubungin ng bagong taon. Nakahanda na ang mga ihahain nila para sa media noche, tulad ng mga karne na dito na rin nila lulutuin. So dito kami celebrate ng New Year, dito namin tatapusin ang taon. Sa mapayapang lugar lang, kalmadong lugar. One with the nature feels naman sa mga glass cabin na ito na napapaligiran ng puno na may Angat River view rin at may sariling mini pool. For this New Year, una-una, meron kaming 10% discount sa lahat ng accommodation on weekends. 160 persons lang ang pinapayagan nila mag-overnight stay, habang 30 persons naman kada araw para sa day tour alinsunod sa IATF guidelines. Regular ding dinidisinfect ang mga kwarto at pasilidad ng resort. Patok naman sa mga bata at nature lovers ang Malabon Zoo na bukas mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. araw-araw. Dito makikita ang buhay ang si Lolong Tu, roadrunner, mga tigre, leon, iguana, reindeer at iba't ibang klase ng isda at rare plants. Tinitiyak din nilang nasusunod ang safety at health protocols sa loob ng zoo, kaya't ang pagpapapicture sa tigreng si Enzo, batch by batch. Maganda po. At least, diba paano nakano namin? Kasi nakita lang din namin sa news to na open na. Kaya inanon na namin. Nag-grab muna kami kasi baka mag-alert level 3. Bawal na naman lumabas. Every day of the year, we're open po and I hope you come and have an injection of nature. Von Aquino, GMA News. Mahigit isang oras na lang, bagong taon na sa Pilipinas. Sa ibang bansa, kasado na rin ang mga aktibidad sa salubong 2022. 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Yay! Sa New York sa Amerika, kahit practice pa lang, napuno na ng musika at makukulay na confetti ang pamosong Times Square. Sinubukan na rin ang New Year's Eve Ball na may mahigit 32,000 LED lights at mahigit 2,000 crystals. Getting ready na rin ang iconic na Big Ben sa London. Pero dahil sa banta ng Omicron, canceled muna ang nakasanayang fireworks display at concert. Excited na sa bagong taon si Ato. Me too. At yan po ang mga balitang dapat yung malaman. Ako po si Ato Maraulio. Happy New Year po mga kapuso! Happy New Year! At sa ngalan ni Maki Pulido, ako po si Mav Gonzalez. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat yung malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.